Hello, good morning everyone, and magandang araw. So, ito na yung ating update sa ating capacitor spark tester. Para doon sa may mga tanong, kung meron bang kuryente ng ating test plate, of course meron to. So, small amount of current lang. No? Maliit lang naman, nakakakiliti. Yan siya. Ang ating kayang itest dyan ay ceramic mylar kapag naka-engage doon. Tapos sa baba naman, yung ating electrolytic capacitor, backlight switch. Yan, nakaganyan. And ito yung ating main power, on up. At ito yung ating backlight probe terminal. And reminder, caution, electric hazard. Dito rin, caution, electric hazard. So ito ay na-test niya yung iba't ibang klase ng kapasitor, maliit man o malaki. Milifarad, microfarad, nanofarad, ceramic, mylar, electrolytic, polarized cup at saka non-polarized cup. Ngayon meron mga nagtanong kung kaya ba yung 10,000 microfarad yung ginagamit sa amplifier. Oo naman, kaya yun. Tulad nito. 10,000 microfarad, 50 volts. So, ito rin, kaya rin ito. Yan siya. 31,000, 50 volts. So, i-test natin to, no, para makita nyo. Ang principle dito, siyempre, kapag tumaas ang capacitance, kapag taas din ang capacity, pag liit ng capacitance value, kasi yung farad, yung microfarad is the capacitance. Pag taas ng capacitance, yung charging time niya, siyempre, medyo mas matagal compared doon sa mga mabababang capacitance. At yung spark nito, siyempre, hindi sinlakas ng 400 volts. Yan yung lagi nyo tatandaan. Ano? Kahit malaki siya, ay mababa naman yung volts. Nasa 50 volts lang. Ganon din ito isa. Nasa 50 volts lang. So, ang spark compare sa 400 volts, mas malakas. Pero yung charging time nito, dahil mataas yung capacitance, nasa 10,000 at saka isang 31, ay, syempre, mas matagal compared dun sa mga mabababang capacitance. Okay, sige, mag-test tayo. Okay, plug-in ko na. Ayan, naka-plug-in na. May power na rin. Indicator. So, kapag may orange light na yan, sabihin, nasa range tayo ng electrolytic at saka backlight. So, ito yung ating itatest. No? Kapag naka-engage naman doon sa taas, yan, naka-blue lang, tapos walang orange, ang ating i-under test ay mga non-polarized capacitor. So, dahil to ay polarized, dito tayo. Okay. So, same procedure doon sa ating unang video. Gagawin nyo dyan. Ipag-short lang natin to. Ididikit natin doon sa test plate, I mean. Ganyan na. Positive sa positive, negative sa negative. Ayan, pansin nyo, matagal mag
magbigay ng ilaw yon. Kasi yung nga, mataas yung capacitance ito eh. No, doon sa mga mabababang capacitance, 1,000, 470, sandali lang yon iilaw agad yung orange light. But ito is 1,000, so expected mo talaga na matagal ang charging time na. Pero check natin kung nag-charge na siya. It's either na hindi pa nakuha niya yung orange light na yun. Dapat to mag-spark. Dalawa kasi yung condition natin na yung test lamp at saka yung spark. Dapat mag-spark. Ayan, no? Kita niya. Ulit natin. Charging. Tapos, pag-spark natin. Wala pa rin. Pansin nyo, guys, no? Kasi nga, hindi pa napu-full charge yung battery. Battery yung capacitor. Walang pinakaiba yan sa mga malalaking battery. Matagal din ma-full charge. Okay. Pwede na yan. Hindi discharge natin. Pansin ninyo. Diba? Pansin nyo. So, yung condition ng 10,000 microfarad na yan ay buo. Okay? So, ito naman. Check natin ito isa. Yan, yung malaki na yan. So, dahil malaki yan, hindi natin pwedeng ganun. Hindi kakasya. Gamit lang kayo ng ano. Gamit lang kayo ng test probe. Yan. Galing sa ating digital tester, kinuha ko yung test probe. Lalagay nyo dito sa ating BL probe. Ayan. Pwede rin gamitin ito, guys. Ayan. So, pwede na natin itong ma-test. Ayan. Pwede natin ito i-test directly. Ganun. I-test natin ganun. So, ito yung positive. Ayan. Ayan ang positive. At ito yung negative. No? So, switch on natin. Power on. Ayan, naka-power on na. Same procedure. Naka-engage sa electrolytic. Positive sa positive. Negative sa negative. So, ganun din to. Matagal din ang charging time nito kasi 31,000 microfarad ang capacity niya. So, expected na hindi agad iilaw yung ating test lamp. Kasi nag-charge yan eh. Kapag umilaw yon, that means full charge. Sa situation na to, hindi yan. Hindi pa full charge yan kasi hindi pa umilaw. So, enough na siguro yung tagal na ito para nakapagkarga na siya na kahit papano. Okay? Tanggalin natin. Yan. Tapos, discharge natin. Na? Discharge natin. Yan, kita nyo? Yan. Yan. Ulit. Isa pa. Charge. Okay. So, medyo tagalan nyo ng konti, guys. Okay, enough na siguro yun. May 10 seconds na rin. Then, discharge natin. Then, kita nyo. You know? Yan na, discharge na. So, yun ang process ng pag-test ng malalaking capacitance. Same procedure lang, medyo matagal lang yung seconds kapag matataas ang capacity. So, capacitance pwede na, capacitor. I hope na
may natutunan kayo, ideas na nakuha, how to test capacitor with big capacitance value. Again, maraming salamat and have a nice day. Bye.